Hello guys, welcome to my channel. So I input already my video. So before you start, make a video or create a video like this. Hope you like my simple tutorial and don't forget to subscribe. If you like my video, just give me a thumbs up. You can leave a comment in this video guys so that I will visit your channel. So this is our first clip or first video. And then this is our second video. Kailangan natin to guys. And then this is our third video. So make a video like this or create a video like this guys. And then after this one, yan, madali lang naman to sundan guys. And then punta tayo dito sa first clip. We will go to first clip. I-edit natin tong first clip. Yan, itap nyo yung overlay, then add overlay, then input this effect. You can check the description guys and you can download it. Then go to blend and then click filter. Then i-adjust na lang natin guys, i-exacto natin dito sa may person, sa may tao. So ito yung output and output niya. So ayan. And then pagkatapos niyan, i-adjust natin yung video natin. I-adjust natin dahan-dahan. So ayan, parang okay naman na siya. And then click natin yung video natin and then split, click split, and then dito sa empty tapat natin, then go to freeze. Kailangan natin yung empty video, then delete na natin yung left side na video. So ito yung output nya. I-adjust na lang natin konti guys. I-delete na rin muna natin itong maliit na to. And then ito yung magiging output nya guys. So yun. Then adjust natin yung video natin guys. Click natin yung video, yung first clip. Click natin, then go to adjust. Then adjust natin yung brightness, contrast, saturation, then exposure at saka sharpen. So depende sa inyo guys kung i-adjust ninyo or hindi. Pero mas maganda i-adjust nyo na lang. So ayan, and then i-adjust din natin tong sa kabila ito. Ayan, go to adjust, then same brightness, contrast, saturation and exposure, likewise the sharpen. So ayan, para ano siya, maganda siya tingnan. Ayan, i-adjust na lang natin. Then pagkatapos yan, lagyan natin ng, ayan, bolain natin pala yung line. Ayan, i-click natin yung second clip, ay yung effect, then go to mask. Walain natin yung line guys. Ayan, parang okay naman na siya. And then lagyan natin ng shake effect, shake effects. Ayan, pati ito guys, i-adjust din natin pala itong second clip, yung empty. I-adjust natin contrast, saturation, exposure and sharpen. Ayan, pag na-adjust na natin, pag okay na siya tingnan, check natin guys. Ayan, dito banda, click natin yung effects, then go to video effects, then go to basic, then select natin yung shake. So ayan, then i-adjust na lang natin speed 100, then intensity, lower the intensity. So this is the result. Yan yung pag jump niya, magkaroon siya ng shake. Yan.
And then dito sa my last part, last video, yun dito, i-click natin guys yung video, then go to adjust. I-adjust natin yung ano niya, brightness, saturation, contrast. I-adjust na natin para mamaya hindi na tayo mag-adjust, para isang adjust na lang siya. Then i-adjust natin yan, saturation, exposure, sharpen, i-adjust natin yan lahat. And then i-click natin dito sa may empty, itapat natin dito sa empty, then go to freeze, and i-delete natin itong maliit na to, delete, and then batakin natin yung freeze natin na video. Then dito siya yung naka parang nakaupo. So ito yung outcome niya guys. Click natin yung overlay, then add overlay, input natin tong effect pala. Ayan. Then go to blend. Then you can select filter or lighten. So ayan. And then pag okay na yan guys, i-adjust natin din yung video. Yan parang yun. Itapat natin dun sa may video guys na pag ano niya, pag drop niya. Ayan, palakihin natin yung video natin, itapat natin yung pag drop niya. So yun guys, i-adjust nyo na lang siya para maganda yung outcome niya. Ayan. And then pag okay na yan mamaya, lagyan din natin siya ng shake effect. Yan, palakihin muna natin pala guys. Itapat lang natin siya yung pag drop nung effects. Ayan. Madali lang naman siya sundan. And huwag nyong kalimutang mag-subscribe. And then, check natin kung okay na yung outcome niya. So, yun. Pag okay na yan siya. Then lagyan natin siya ng shake effect guys. Click natin yung effects, then punta tayo sa video effects, then basic, then click natin yung shake, and then punta tayo dito sa adjust, paliit, paiksiin natin, then click natin yung adjust, i-adjust natin yung speed at saka yung intensity. So yan, then pag okay na yan guys, lagyan natin siya ng additional effects uli, click yung overlay, then add overlay, then input this effect, itong thunder, then pag i-adjust natin, then punta tayo dito sa my blend, then select filter, and then click nyo uli siya, then punta tayo dito sa my mask, then select yung split, walain natin yung line, batakin nyo yung broken arrow para mawala yung line nya, and then pagkatapos nyan, check natin kung maganda yung outcome. So yan guys, maraming salamat, see you in my next tutorial.